Welcome mga pare koys! Kung bago mo lang kayo sa Sports Manda, i-click nyo ng subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Bago pa sumibol sina Manny Pacquiao at Nonito Donaire, na mayagpag na ang pangalang Rolando Navarrete sa mundo ng international boxing. Ipinanganak noong February 14, 1957, at tulad ng mga boksingerong nangarap na makaahon sa hirap, kalsada ang naging unang boxing ring ni Rolando. Kilala na mainiti ng ulo, madalas na nakakakuha ng away at gulo kaya nabansagang Bad Boy ng Dadyangas, ang lugar na kilala ngayon bilang General Santos City. February 17, 1973, tatlong araw makalipas ang kanyang 16 na taong kaarawan, nag-debut as professional boxer itong si Navarrete at tinalo si Ed Clementes via unanimous decision sa kanilang 4-rounder fight. Hindi pa mahigpit noon ang pagkuha ng lisensya sa pagboboxing. Kahit minor de edad ka, basta marunong makipagbasag ulo, mabigat ang mga suntok at may potensyal, pwede ka na. February 15, 1975, sa kartadang 10 panalo, isang talo, dalawang draws, tinalo ni Navarrete si Conrado Vasquez at nakuha ang Philippine Games and Amusement Board Bantamweight Championship belt. Makaraan pang 5 taon, nagkaroon ng pagkakataon si Rolando na lumaban para sa WBC Super Featherweight title kontra kay Alexis Arguello. May bit-bit na 62 wins, 52 by knockouts at 4 na talo ang Nicaraguan boxer. Meron din itong 5 inches height at 7 inches reach advantage. Liamado talaga itong si Arguello. At ang pambato naman natin ay may record na 30 wins, 14 by knockout at 5 talo. Meron din itong 3 draw. Final round, usual nuts and bolts. It's a second round action. Now Alexis beginning to take advantage done. Good right uppercut by Arguello. Another good trade, got in a good left, but answering with a combination, either on the bridge of the nose or in the corner of the right arm. Difficult to tell, but there is odd. Bago pa magsimula ang ika-5th round, hindi na pinahintulutan ng doktor na ituloy pa ang laban dahil sa sugat sa kanang mata ni Navarrete. Sa madaling salita, natalo tayo. Boxing rules here. The referee can't end the fight. The doctor must end it. And the doctor has ended it. The odds say this for Rolando Navarrete. He at least had the look of a fight. But we have not, unfortunately, presented a very distinguished... Hindi nakaporma sa laban ang ating pambato. At napabalitang na trauma daw at nag-isip na iwanan ang pagboboxing. At dahil dugong Pinoy, dugong palaban, sumabak ulit si Navarrete sa boxing. Makaraan naman ang 16 na buwan matapos magulpi ni Arguello, nabigyan muli ng tsansa na maglaro sa world title bout ang Pinoy Southpaw. Nakaharap niya ang fighter mula sa Uganda na si Cornelius Boza Edwards na may record na 31 wins, 25 by knockout at 2 talo. Nag-improve naman ang record ni Navarrete sa 35 wins, 15 by knockout, 7 talo at 3 draw. Mukhang naitadhana ang pagharap ng dalawa sa Italy dahil last minute replacement lang ang Pinoy challenger. At dahil determinado ang Pinoy slugger, na knockout niya ang kampiyon sa loob ng 5th round at nakuha ang WBC Super Featherweight title. At dito, mas namayagpag ang pangalang Rolando Navarrete. Matibay niyang nadepensa ng kanyang titulo sa unang beses kontra sa Koreanong si Chung Choi Il nang tapusin niya ito sa ika-11th round via knockout. Navarrete 다시 계속 얻어맞겠습니다. 다시 밀고 Navarrete 밀고 가느냐. 이승윤 선수 다시 밀고 물었습니다. 높이 뜹니다. 빠져나오느냐.
Ngunit nabigo naman sa kanyang ikalawang pagdepensa kontra sa Mexicanong si Rafael Limon. Dito, nagsimula ang mga sunod-sunod na kamalasang dinanas ni Rolando. Nang dahil sa pambababae at alak, unti-unti naubos ang pinaghirapan niya sa pagboboxing. Iniwan din siya ng kanyang asawa at ang masaklap pa, nakulong pa ito ng 3 taon sa kasong rape. At nang makalaya, sinubukan magbalik sa pagboboxing at gumawa din ito ng pelikula kasama ang kapwa boksingerong si Rolando Bohol, na may pinamagatang Kambal na Kamao, Madugong Engkwentro noong taong 1988. At dahil sa sunod-sunod na talo mula sa mga hindi kilalang boksingero, napilitan itong uminto sa pagboboxing sa edad na 34. Kahit na hindi na ito lumalaban sa lona, pinanindigan niya pa din ang pagiging bad boy. May mga reklamo ng pananakit sa asawa at kaso sa ilegal na droga. Minsan ding napalo ng tubo sa ulo, hinampas ng shotgun sa paa at nasaksak ng ice pick sa leeg. Sa edad na 63, matinding kalaban niya ngayon ang kahirapan. At kung napupuntahan niya naman si Manny Pacquiao laging may pakimkim ito sa kanya. Wala din siyang permanenteng trabaho. Umaasa lang sa sustento mula sa gobyerno ng halagang 2,000 pesos at tumidiskarte din sa fishport para may maihanda sa kanilang hapagkainan. Bueno, ito lamang po ang atid ng Sports Manda sa inyo. Salamat nga pala sa inyong panonood at sa mga kumpare natin saan man sa mundo. Mabuhay kayo! Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe na din para sa mga upcoming videos natin. Shoutout nga pala kina Alexander Luz, Anton Balsa, Pamela Soriano, Mark Robby Gaspi, Luis Miguel Gaspi mula kay Emuel Gaspi, Alex Sabino, Edmark Pardeno, Ricardo Mortalia at Jason Gelly. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at mabuhay kayo!